His wings. Again, we welcome ko po ang lahat sa ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. Malapit na po tayong matapos, mga kaibigan. I think mga ano na lang, mga tatlong topics na lang. At matatapos na po yung ating one month na seminar, mga kaibigan. Ang ating free handout ngayon ay The Marian Apparitions. At ano po yung ating mga future topics? Ito po yung ating mga future topics. Bukas po, wala po tayong pagpupulong, pero kami po ay mag-clearing po sa lahat na nag-decide na magpa-baptize. At sa Friday naman, babalik po tayo sa Friday, yung topic po natin ay The Unpardonable Sin. Akala ko ba lahat na makasalanan ay mapapatawad? Meron palang sinasabi dyan na kasalanan na hindi mapapatawad? At importante po nating mapag-aralan yan para hindi po tayo magkasala sa kasalanan yan na hindi mapapatawad. Yan po sa Friday night. At sa Sabbath morning, mga kaibigan, announcement po na yung venue po natin para pag-aralan po itong Sabbath morning na God's Washing Machine ay doon po tayo sa Abuyod, mga kaibigan. So magbibigay lang po kami ng additional announcement paano po tayo pumunta doon. Pero yung ating topic ay God's Washing Machine. Ano kaya yung washing machine ng Panginoon? Tingnan po natin yan sa Sabado ng umaga. At doon po, mga kaibigan, pagkatapos po natin mag-lunch, magkakaroon po tayo ng baptism. Kung sino po yung gustong tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, yan po ay after lunch ng Sabado, mga kaibigan. At sa Sabbath afternoon naman, yung ating topic, what will heaven be like? Totoo ba ang langit? O baka fantasy lang ang langit? Or baka hindi na tayo naghahangad na makapunta ng langit kasi gusto lang natin na dito lang tayo sa mundo. Tingnan po natin kung totoo ba talaga yung langit na yan, mga kaibigan. At siguro, merong iba sa inyo nag-iisip, hala, mamimiss ko yung seminar. Paano na lang, mamimiss ko yung mga tao doon sa seminar. Mga kaibigan, meron po akong announcement kasi kahit na po na mag-end na po yung ating prophecy seminar, pero patuloy pa rin po yung ating church service doon po sa Seventh-day Adventist Church ng Bali, doon po sa Tibagan. At ito po yung schedule ng church service, mga kaibigan. Sa midweek, 7, masisimula. Friday, 7, at sa Saturday naman, 8:30 a.m. So makikita nyo pa rin yung ating mga kapatiran dito, mga kaibigan. At para po sa ating pagsisimula, tayo lahat ay tumayo, ating kantahin natin theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Patnubay po namin sa amin po, Panginoon, sa seminar na ito. Maraming salamat sa lahat po ng katotohanan na aming nalaman patungkol po sa inyong salita. At Panginoon, habang mag-aaral naman po kami ng katotohanan, sa ulitin, Panginoon, pinapanahin ko po ang iyong presensya at nawa po yung banal na Espiritu po yung kumilos po sa aming puso ngayon. Nawa po, Panginoon, na yung basehan po ng aming pananampalataya ay ang salita niyo po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lahat ay umupo po. Ang ating topic ngayon ay Modern Magic, Miracles, and the Occult. Pero bago muna yan, makinig po tayo ng mensahe sa awit galing po sa ating kaibigan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan.
pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ikay walang katulad, tunay na ikay din nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ikay walang katulad, tunay na ikay di magbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay na ikay walang katulad, tunay na ikay di magbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Salamat sa iyo. Yan, maraming salamat po. Ngayon, yung ating topic po ngayong gabi ay Modern Magic Miracles and the Occult. Na mga kaibigan, totoo kaya ang mga magic-magic? Or totoo kaya ang mga milagro? O lahat ba ng milagro galing sa Diyos? Tingnan po natin sa ating pag-aaral ngayon. So yan mga kaibigan, noong May 13, 1917, meron pong tatlong bata. Yan po ay si Lucia Santos, si Francisco Marto at si Jacinta Marto. Yan po yung kanilang actual na photograph na picture po nila. Silang tatlo na batang yan ay nagpapastol po doon sa Cova da Era, malapit po sa city of Fatima, Portugal. Now, nang nagpapastol po sila doon, bigla na lang pong may kumidlat at may magandang kumikinang na babae na nagpakita po malapit po doon sa kahoy ng oak, mga kaibigan, or yung oak tree. At nakita ng mga bata yun, natakot po sila at sinabi ng babae na, "Huwag kayo matakot, galing ako sa langit." At sabi naman ni Lucia, "Ano bang gusto mo sa amin?" Tapos sabi naman ng babae, "Bumalik kayo dito sa Cova da Era sa bawat ikalabing tatlong araw sa susunod na anim na buwan." At sinabihan ni Lucia yung kanyang mga kaibigan na dapat ialay nila yung kanilang mga buhay sa Diyos at dapat tiisin nila ang mga pagdurusa na ibibigay ng Diyos para sa bayad ng kasalanan. Na mga kaibigan, sino nga po ba yung nagbayad ng mga kasalanan? Si Jesus, sabi sa 1 John 2 verse 2. At siya, si Jesus, ang pangpalubag loob sa ating makasalanan at hindi lamang sa ating makasalanan kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Pero sabi ng babaeng yun na dapat daw yung tatlong bata ay tutulong po sila na magbayad sa kasalanan. At marami daw silang pagdadaanan, pero ang Diyos yung magbibigay po sa kanila ng lakas. At pagkatapos nun, nakita na lang ng mga bata na may liwanag na lumalabas galing sa kanyang kamay. At bago umalis ang babae, inatasan niya yung tatlong bata na dapat mag-rosaryo po sila para matapos na po ang World War I, kasi nung panahon na yun, World War I po yun mga kaibigan. Mag-rosaryo daw po sila para matapos po ang World War I at nawala na lang bigla yung babae. Now, sa kasunod na buwan, on the next month, bumalik na naman yung mga bata doon kasama ng maiilang mga matatanda. No, naghintay po sila. At bigla na lang din, tinuro ng mga bata ang langit at sabay sabi na ayun yung babae na kumikinang. At doon mga kaibigan, para pong nabali ang oak tree sa pagpapakita ng babae at biglang nawala ang babae.
Now, naniniwala ang mga bata na yun daw po ay si Virgin Mary. Yun din yung pinaniniwalaan ng mga matatanda. At sa kasunod na naman na buwan, on the 13th day, favorite niya talaga yung 13, no? Ika-13th day ng July, 5,000 na. 5,000 na katao, mga kaibigan, kasi nakalat po yung balita patungkol sa babaeng ito. At 5,000 na katao ang pumupunta sa Cova de Era para po tingnan ang kumikinang-kinang na babae na yan. At sa panahong yan, may sekreto pong ibinahagi ang babae sa tatlong bata na tinatawag na The Secret of Fatima. Pero hindi na sekreto kasi ibinahagi na niya, mga kaibigan. Nangako din po yung babae na sa October 13, 1917, meron siyang gagawin na isang malaking milagro. Milagro na lahat ay makakakita at maniniwala. Pero bago muna tayo magpapatuloy patungkol sa storyang yan ni Lucia Santos, tingnan po muna natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa magic, milagro at kulto. Now, mga kaibigan, ngayon marami tayong makikita na mga supernatural events. May mga milagrosong pagpapagaling na yung lumpo, bigla na lang na makakalakad, mga pangitain, mga pagpapakita or apparition ni Mary, at ng iba pang mga santos. Na ano bang ibig sabihin ng mga signs at miracles? Saan kaya sila galing, mga kaibigan? To continue, pwede kaya na ang Diablo lang yon yung nagpapanggap na Maria at yung ibang mga santos? Ang lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos o maaring manggaling din ito sa Diablo? Ang pagpapagaling or healing, di ba merong mga pagpapagaling ngayon or healing? Ang pagpapagaling ba ay galing lamang sa Diyos or maaari din magpagaling ang Diablo? Tignan po natin, mga kaibigan, merong dalawang supernatural power sa mundo ngayon. Kapangyarihan ng Diyos at sa Diablo. Ang dalawang kapangyarihan na yan ay nakakagawa ng milagro, nakakapagpagaling ng tao, at nakakapagbigay din ng pangitain. Naalala po ba natin yun, yung Diablo, binigyan niya po ng vision si Jesus sa mga riches ng mundo, doon po yun sa Matthew 4 matatagpuan. Now to continue here, sabi po dito, saan sa dalawang persang ito ang nasa likod ng karamihan ng mga milagro ngayon sa ating mundo, pagpapakita o pangitain sa panahon natin ngayon. Ating malalaman ngayon kung alin po dito sa dalawang puwersa ang nasa likod ng mga maraming mga milagro ngayon, mga kaibigan. Paano natin malalaman kung ang isang milagro ay galing sa Diyos o sa Diablo? Mga kaibigan, meron pong binigay na pagsubok ang Biblia para malaman kung galing ba talaga sa Diyos ang isang milagro or hindi. Now, may bulaan ba na kaloob ng Espiritu? Meron. Sabi sa 2 Peter 2 verse 1, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro. So ito po yung ating napag-aralan last Saturday na meron pong binigay ang Diyos na kaloob sa kanyang church. Yun po yung mga prophets, teachers or guro. Meron pong mga apostoles, mga pastors, mga ministers. So yun, mga kaibigan, kung merong bulaan, dapat merong tunay, mga kaibigan. Meron ding bulaan. At sa bawat kaloob ng Diyos sa church or sa iglesia, meron talagang pangontra ang Diablo, mga kaibigan, sa bawat tunay na kaloob ng Espiritu. Merong bulaang propeta, mga false prophets, merong mga false teachers, mga bulaang pagpapagaling or false healings, bulaang milagro at bulaang mga dila. Pero mga kaibigan, lahat ng ito, bulaang milagro, bulaang mga dila, mukha ba silang false or mukha ba silang bulaan? Na halimbawa po, kung gusto kong gumawa ng isang peking 1,000 para po maging epektibo, ano po yung aking gagawin? Ha? Dapat maging kamukha talaga ng 1,000 para marami akong maloko. At ganoon din po, mga kaibigan, yung bulaan, hindi po siya magmumukhang bulaan. Kaya mahirap po matukoy kung tunay ba ito na propeta, kung tunay ba ito na milagro. Kaya ano lamang yung isang bagay na makakatulong sa atin para makaiwas sa mga panloloko na yan? Ano po? Yan po ay ang Biblia, ang Bible. At sabi po ni Jesus Christ,
dyan na dapat po mag-ingat po tayo sa mga bulaan. Sabi po sa Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob may mga lobong maninila. So, nasa loob po mga kaibigan, ang mga lobo. Sabi dyan sa New Testament na ang sheep or ang tupa, siya po ay pasimbolo sa mga followers ni Jesus Christ or tagasunod. At dito din, meron ding mga false prophets or mga bulaang propeta na nagpapanggap na sila ay tupa. Sila ay parang tupa pero sa loob nila ay sila ay lobo mga kaibigan. Para silang mga Kristiyano na nasa loob ng church. At merong iba, iisipin at paniniwalaan nila na ang kanilang sarili ay may mga Kristiyanong puno ng Espiritu. Merong iba na hindi nila alam na yung kanilang yung kinalang sinasamba pala or sila pala ay hindi tunay na Kristiyano. Sila ay naniniwala na puno silang Espiritu pero hindi nila alam na yung Diablo pala yung kanilang sinusunod mga kaibigan. Atin payang maintindihan mamaya to continue. At marami pong nadaya patungkol sa mga milagro, mga kaibigan. Pero tanong, bakit kaya, bakit madadaya ng bulaang propeta ang marami na meron namang binigay na babala ang Diyos? Matthew 24:24, tingnan po natin. Sabi po dyan ng salita ng Diyos, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at ano po? Mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari, pati ng mga hirang. So yung tinatawag po dyan na magpapakita ng mga dakilang tanda, yan po ay ang milagro mga kaibigan. At maraming tao, take note po, maraming tao nag-iisip na lahat ng milagro ay galing sa Diyos. At yung paniniwala na yan ay isa po itong kasinungalingan na galing sa Diablo. So kung ngayon, paano natin malalaman kung ang isang milagro ba ay galing sa Diyos or sa Diablo? Paano pa natin malalaman ng isang pagpapagaling or isang vision or pangitain ay galing ba sa Diyos o sa Diablo? Meron ba tayong pagsubok? Yes, mga kaibigan, ang pagsubok po natin ay makikita sa Isaiah 8:20 na nagsasabing sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila o walang liwanag sa kanila. So ito po yung pagsubok. Kung sila ay hindi nagsasabi ayon sa kautusan at sa kapatotoo or sa the rest of the scriptures, ay wala pong katotohanan sa kanila. So, ibig sabihin, kung meron pong mga mangangaral or preachers or pastors or ministers, mga faith healers na nag-aako na merong kapangyarihan sa Diyos, pero kapag hindi po sila nagsasalita ayon sa Biblia o yung kanilang buhay ay sinusuway po nila yung kautusan ng Diyos, ang kapangyarihan ba nila ay galing sa Diyos? Hindi, kasi dapat na ayon po sila sa kautusan at patotoo para po sila maging tunay. At kapag hindi po ganyan, mga kaibigan, hindi po sila nakapasa sa pagsubok na ito, ang kapangyarihan po nila ay galing po sa Diablo, mga kaibigan. So, tingnan po natin yung pagsubok number one, sa patotoo or sa the rest of the scriptures. Ayan, at sa patotoo or the rest of the scriptures or ang Biblia mismo. Now, dito mga kaibigan, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan? Now, ano ba ang pinaniniwalaan ng mga faith healers sa estado ng tao sa kamatayan? Ano ba yung pinaniniwalaan nila? Naniniwala ba sila na ang patay ay buhay? Yes. Naniniwala ba sila na ang kaluluwa ay immortal? Yes. At naniniwala ba sila na makakausap nila ang patay? Yun yung usually na pinaniniwalaan nila. Pero ano ba yung tinuturo ng Biblia patungkol sa kamatayan? Sabi dyan ay, ang patay ay tulog. Ang patay ay walang nalalaman. Ang patay ay hindi bumabalik sa kanyang tahanan. So, base dito na pagtuturo sa Biblia, mga kaibigan, question, tingnan natin kung makakasagot ba kayo. Gaano karami ang nasusunog sa impyerno ngayon? Ha? Wala, mga kaibigan. Kasi kailan nga masusunog or mag-apoy ang impyerno? Sa? Second coming?
Sa huling kapanahunan, mga kaibigan, dun po sa third, mga kaibigan. Matthew 13, 37 to 50, makikita po natin dyan na yung Imperno ay mag-aapoy po sa katapusan ng mundo at yan po ay mangyayari sa pagkatapos ng 1,000 years. Tandaan po natin yun. So atin pong idagdag dito, ang Biblia ay nagtuturo na hindi pa nag-aapoy ang Imperno ngayon. Now, paano naman yung mga tao na mayroong mga testimony patungkol sa Imperno? Na sila daw po ay binigyan ng vision, tapos sila daw po ay nag-tour doon sa Imperno, at saka sila daw po ay nakakita doon ng mga kakilala, nakakita doon ng mga artista at yung mga mayayaman na mga tao. Na mga kaibigan, totoo ba yung mga vision na yun? Maraming mga nag-testimony niyan, mga kaibigan, na nakita daw nila si ano doon. Totoo ba yun ang mga vision? Hindi, mga kaibigan, kasi hindi pa nag-aapoy ang Imperno. At yung vision na yan, sino po yung nagbigay ng vision na yun? Kasi hindi po yung ayon sa Biblia, yung nagbigay ng vision na yun ay ang Diablo, mga kaibigan, hindi po ang Diyos. So yan, to continue. Now, dito naman tayo sa pagsubok number 2, ang kautusan. Now, kapag merong mga faith healers, pastors, ministers, or mga gumagawa ng milagro, ano ba yung kanilang buhay? Sila ba ay sinusunod ba nila ang 10 kautusan? Kung hindi po nila sinusunod ang 10 kautusan, hindi po galing sa Panginoon ang kanilang kapangyarihan. Now, yung question na ito, ilang kautosan ba meron sa 10 kautosan? 10. Pero merong ibang churches na nag-iisip na okay lang na 9 lang yung dapat sundin. Pero actually, mga kaibigan, dapat 10 po yung ating susundin. Yung 10 po yung ating susundin at kabilang na po doon yung pang-apat, which is ang Sabbath, mga kaibigan. Pero sabi naman ng James 2:10 na sabi po dyan, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at sa gayon may matisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat, mga kaibigan. So kahit gusto mo man sundin or tuparin yung 9, pero natisod naman tayo sa isa ay magiging makasalanan po tayo sa lahat. Ibig sabihin, dapat tayo ay masunod po natin yung 10 kautusan, kasi kung matisod tayo sa isa, makasalanan po tayo sa lahat. So meaning, mga kaibigan, kahit sino, mga ngaral or mga preachers, faith healer, mga may mga visions or pangitain na hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos, ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Diyos, kundi gumagamit sila ng iba pang kapangyarihan. Anong kapangyarihan yon? Sa Diablo, mga kaibigan. Kasi ang Holy Spirit, hindi po siya binibigay sa mga tao na sumusuway sa utos ng Diyos. Sila lang po, ang Holy Spirit lang po ay ibibigay sa mga tao na masunurin sa Diyos. Kasi sabi sa Acts 5:32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa kanya. Ibig sabihin, ibibigay lang po ang banal na Espiritu sa mga tao ng Diyos na nagsisitalima sa kanya yung sumusunod sa ilang kautosan? 10 kautosan, mga kaibigan. At kapag hindi sila sumusunod sa 10 kautosan, tunay na walang umaga or walang katotohanan or walang liwanag sa kanila, mga kaibigan. So, ating silang subukin sa kautosan ng Diyos. Kasi talagang inaatake talaga ng Diablo, mga kaibigan, yung kautosan ng Diyos. So yan po yung ating dalawang pagsubok sa kautosan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita, ayon po sa dalawang yan ay tunay na walang umaga sa kanila. Kapag ang isang miracle worker o yung gumagawa ng mga milagro ay hindi makapasa sa pagsubok na yan, ibig sabihin na hindi po siya nagsasalita sa, ayon sa Panginoon, kundi sa ibang kapangyarihan. Now, makakagawa ba ng milagro ang Diablo? Yes, mga kaibigan. Mababasa po yan sa Revelation 16, 13 to 14. Tingnan po natin. Revelation 16, 13 and 14. At nakita kong lumabas sa bibig. Ito po ay Revelation, punong-puno po ng simbolo. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Tingnan po natin ano buong simbolo ng Revelation, mga kaibigan. Sapagkat sila'y mga
espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. So yun po yung palaka doon, mga kaibigan, ay nagsisigawa po ng mga tanda. So ibig sabihin, makakagawa ba ng milagro ang Diablo? Yes, mga kaibigan, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At i-review po natin yan. Yung palaka dyan, yun po ay sumisimbolo sa spiritong karumaldumal, at yan pong spirito na yan na gaya ng palaka ay galing po sa bibig ng dragon, hayop, at bula ang mga propeta. Pero bago muna yan, bakit ba palaka? Bakit ba palaka, mga kaibigan? Ano ba ang ginagamit ng palaka para kunin yung kanyang pagkain? Dila or tongues. Marami pong issue ngayon sa speaking in tongues. At sabi po dito, speaking in tongues, ang mundo pati na ang mga Kristiyano ay binibihag ng mga dila or speaking in tongues. Ano ba yung speaking in tongues, mga kaibigan? Atin po yung pag-aralan later. Now to continue, tongues ay makikita ngayon sa karamihan ng mga iglesyang nagsasalangsang sa kautusan. So sinasabi nila na yung nag-speaking in tongues naman kami doon sa church namin, pero bakit pa doon binibigay ang Holy Spirit sa mga iglesia na nagsalangsang sa kautusan? Tingnan po natin, mga kaibigan. Makikita natin doon yung dragon, hayop, at bulang propeta. Ano bang simbolo dyan ng dragon? Yan po ay simbolo ni Satanas at sa mga paganismo. Ano bang mga paganismo ngayon? Buddhism, Satanism, at yung iba pang mga ancient religions. At ano namang simbolo ang hayop dyan, mga kaibigan, o yung beast? Ano ba yung beast? Iglesia ng Roma, mga kaibigan. At ano ba yung simbolo dyan ng bulaang propeta? Yan po ay nagpapasimbolo sa mga apostate na protestantismo ng mga iglesia, mga bulaang panghuhula. Maraming mga protestanteng iglesia ngayon na nag-speaking in tongues, o yung meron silang mga binibigkas at nagpapagaling. Pero ano bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Revelation 16:14, sapagkat sila yung mga spirito ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. No, kapag sila ba ay gumagawa ng milagro, tunay ba yun na milagro? Hindi. Tunay ba yun na milagro kapag gumagawa sila ng milagro? Hindi. Tunay yung mga kaibigan, kasi kung magpapagaling sila, gumagaling talaga. Tunay po yun na milagro, mga kaibigan. Kasi ang Diablo ay may kapangyarihan na gumawa ng milagro. Tunay po yun na milagro. Pwede nga yung bigyan, pwede nga ang bigyan ng milagro ng sakit ang isang tao. Sabi po sa Job 2 verse 7. At yung sakit na yon, yung binigay ng Diablo na sakit kay Job, tunay ba yun na sakit? Yes, tunay yun na sakit, mga kaibigan. Marami siyang mga boils dito sa kanyang skin. At dahil dyan, kaya din ang Diablo gumawa ng tunay talaga na milagro, mga kaibigan. Pero protektahan po tayo ng Diyos sa mga kapangyarihan na yan. Pero kapag hindi po tayo fully surrendered kay Jesus, matatablan po tayo ng kanyang kapangyarihan at pwede po siyang magbigay ng sakit. Tapos, pupunta ka naman sa faith healer na hindi sinusunod yung sampung kautusan ng Diyos, at mag-pray over lang yung faith healer sa iyo, at saka ikaw ay gagaling. Matutumba ka lang dyan, manginginig, at saka gagaling agad. Meron akong kamag-anak na ganyan, mga kaibigan, na gumaling talaga siya sa kanyang sakit. At sasabihin nila na, napagaling ka ng kapangyarihan ng Diyos. Tapos malalaman mo na yung faith healer, hindi naman sumusunod sa kautusan ng Diyos. No, kapangyarihan ba yun ng Diyos? Hindi, mga kaibigan. Subukin natin ang kanilang paniniwala kung ayon ba ito sa Biblia. Kung hindi, hindi po kapangyarihan ng Diyos ang kanilang ginagamit. At marami pang mga Kristiyano na ginagawa po nilang excuse ang mga milagro para hindi sundin ang Diyos. Now, kung pwedeng gumawa ng Diablo ng milagro para manatili ang isang tao sa isang iglesia na sinusuway ang Diyos, gagawin niya talaga yun, mga kaibigan. At nangyayari po ito sa mga iglesia ngayon, sa mga churches ngayon. No, ano ba yung mga milagro na mangyayari sa katapusan ng panahon, mga kaibigan? Tingnan po natin sa Revelation 13, 13 and 14, sabi dyan, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na ano pat nakapagpa
ipapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. So, tandaan po natin dyan yung word na nakapagpapababa ng kahit apoy. Ano bang ibig sabihin niya na nakapagpapababa ng kahit apoy? To continue, at nadadaya niya. Dahil sa apoy na yun, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayo. So, isang milagro na dadaya sa lupa, ayun po yung makapagbababa ng apoy. Na ano bang ibig sabihin na makapagbababa ng apoy? Saan pa ba natin mababasa yan sa Biblia? Yung pagbaba ng apoy, mga kaibigan, ay mababasa din natin yan sa Acts verse 2 sa panahon po ng Pentecost. Sa panahon po ng Pentecost ay anong binuhos po ng Panginoon yung Holy Spirit sa kanyang mga tao sa simbolo po ng mga apoy, mga kaibigan. So, yun po yung tunay na simbolo ng Holy Spirit, tunay na simbolo ng banal na Espiritu. Yan po ang tunay na apoy na galing sa langit na sumisumbolo sa banal na Espiritu. Kaya lang, sabi din ng Revelation 13:13 na meron ding apoy mula sa langit, puro ito ay bulaan. Bula ang Espiritu, bula ang revival, bula ang mga dila, at yan po ay pangontra sa tunay na Holy Spirit na ibibigay ng Panginoon sa atin, mga kaibigan. Nang sabi ng iba na merong mga revival, Espiritu, pero yung mga iglesia na nagsasabi na meron silang Holy Spirit or sila ay nakakatanggap ng Holy Spirit ng Panginoon, bakit pa doon pa sa mga iglesia na sinusuway ang Diyos at sinusuway ang Diyos at yung kanyang kautusan? Meron po akong ipapakita dito na video, mga kaibigan. Ito po yung example ng bulaan na apoy or bulaan na spirito, mga kaibigan. Ito po ay isang video patungkol kay Benny Hinn. Mentaki, fire! Oh! Last fuck, Bilbo! Fire! 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 Oh! That's glorious! Ayan. Yun po yung example ng isang bulaan na apoy. Sila ay naniniwala na yung Holy Spirit po yung dumapo doon sa mga tao. At yung parang leader nila dyan ay si Benny Hinn. Alam niyo po ba, si Benny Hinn ay siya po ay hindi po siya nagtuturo ng Sabbath. Hindi din po niya sinusunod ang Sabbath. At si Benny Hinn po, siya po ay nakikipag-usap sa mga patay na hindi ayon sa Biblia. So kung ganon yung buhay ni Benny Hinn, kaninong kapangyarihan yung kanyang ginagamit dyan? Sa Diablo, mga kaibigan. At yun po yung example ng bulaan na apoy. Kasi dito, mga kaibigan, yung tunay na speaking in tongues dyan, yung tunay na binuhos ng Panginoon yung apoy na pasimbolo ng Holy Spirit, yung ibig sabihin ng speaking in tongues dyan, kasi yung mga apostoles, yung mga disipulo ni Jesus, nag-speaking in tongues sila, ibig sabihin na kahit pumunta man sila doon sa ibang lugar na merong ibang language, kahit iba yung kanilang language, is na iintindihan po yung mensahe nila. For example lang po, ako ay Korean. Pumunta po ako sa France. Hindi po ako marunong ng lingwahe ng France. Pero nag-speak po ako doon ng lingwahe ng Korean, pero dahil po puno ako ng banal na Espiritu ng Diyos, ay maiintindihan po yun ng mga tao sa France. So yun po yung ibig sabihin ng speaking in tongues. Kahit hindi po nila alam yung mga lingwahe ng ibang bansa, pero nang pumunta po sila doon, dahil puno po sila ng banal na Espiritu, ay naiintindihan po ng mga tao yung mensahe nila. Hindi po katulad sa mga speaking in tongues ngayon sa iglesia, sa mga churches na hindi mo alam kung ano yung binibigkas nila. At parang mawawalan sila ng pag-iisip kasi nga nanginginig na, nandyan na, natumba na po dyan sa floor, mga kaibigan. So hindi po yun tama. At yun po ay bulaan na apoy, pangontra po or peke na banal na Espiritu. At halos mga protestanteng iglesia ay naniniwala na yun po yung banal na Espiritu. Nawa po ay talagang
paniniwalaan po natin ang Biblia, mga kaibigan. Dahil dyan, Revelation 13:14, at nadadaya niya ang nananahan sa lupa dahil sa mga tanda, dahil sa mga milagro na yun. Marami pong pinagaling si Benihin, actually, kung inyo po siyang i-research sa YouTube, pero tingnan niyo po yung kanyang buhay, hindi po siya sumusunod sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Now, anong pagsubok ang ating gagamitin patungkol sa ating pananampalataya? Ano ba yung ating basihan sa pananampalataya? Mga milagro ba o ang Biblia? Kasi maraming tao ngayon nakadepende yung kanilang pananampalataya sa milagro. Porket may milagro sa Diyos na ba yan? Hindi, mga kaibigan. Meron po kaming kaibigan noon na talagang sabi po nila na kasi meron kaming milagro, kami yung tunay. Kasi meron kaming mga milagro, nagpapagaling yung aming ministro. Yun ba yung basihan dapat, mga kaibigan? Hindi. Yung dapat po basihan ng ating pananampalataya ay ang Biblia, hindi po milagro. Maraming mga Kristiyano ang tumalikod sa Biblia bilang sukatan ng katotohanan at gumagamit ng mga dila or speaking in tongues sa halip ng pagsubok ng katotohanan. Now, maari bang isipin ng isang tao na kanyang ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos, subalit ang sa Diablo pala ang kanyang ginagamit, or si Benihin, baka akala niya sa Panginoon yun, pero hindi niya alam na sa Diablo pala yun? Tingnan po natin sa Matthew 7:20-23. Kaya't sa kanilang mga bunga, isang bunga po sa ating pagmamahal kay Jesus ay yun yung pagiging masunurin or obedient sa kanya. Mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi po, kahit porket nagtatawag ka ng Panginoon, Panginoon, ikaw ay makakapasok na sa langit. Hindi porket ikaw ay Kristiyano, makakapasok ka sa langit, kundi yung makakapasok sa langit ay yun lang po yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama or kalooban ng Diyos, mga kaibigan. At sabi dyan sa Matthew 7:20-23, continuation pa din, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula kami sa inyong pangalan, di ba Lord, nagpapagaling po kami, naghuhula po kami, at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo, nagcast kami ng evils, at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At ano pong sabi dyan? Marami mga kaibigan, pero ano naman yung sagot ng Panginoon? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, sasabihin ng Diyos, kailan may hindi ko kayo na nga kilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Kung hindi kilala ng Diyos sila, no, kaninong kapangyarihan yung kanilang ginagamit? Sa kaaway, mga kaibigan. At sabi dyan, marami ang gumagamit sa kapangyarihan ng Diablo. Minsan pa nga hindi nila alam na sa Diablo pala yung kanilang ginagamit. Sabi dyan, kaya't sa kanilang mga bunga ay magsisikilala ninyo sila. At sabi po dyan, yung makakapasok lang po sa kaharian ng langit ay ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Now, ano ba yung kalooban ng ating Ama? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yes, mga kaibigan. Sabi po dyan, Psalms 40:8, aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban. Anong kalooban ng Diyos? Ang 10 kautusan. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So ano po yung kalooban ng Diyos? Yun po yung 10 kautusan na dapat po ay masusulat po sa ating puso. Ibig sabihin, iniibig po natin na sundin ang Diyos at ang buong kautusan, mga kaibigan. At yun po yung ating dalawang pagsubok. Pagsubok number 1, yung kautusan, at saka patotoo kapag sila ay yung nagpapanggap na mayroong kapangyarihan sa pagpapagaling, pag-cast out ng devils. Kapag hindi po sila magsasalita ayon po sa Biblia at sa kautusan ng Diyos, tunay na walang katotohanan sa kanila. Kahit may kapangyarihan na sila, yung kapangyarihan po nila ay galing sa Diablo. So balikan na po natin yung story of Fatima. Okay. So, yung story of Fatima, noong July 13, 1917, sa araw na yan, mga kaibigan, ay ang babae na inako niya na siya ay si Mary, ay nagbigay po siya kay Lucia
ng pangitain patungkol sa impyerno. At sabi po dito, na-record po yung kanyang sinabi, the Virgin Mary to Lucia Santos in a vision at Fatima on July 13, 1917. So nagpakita po siya ng vision patungkol sa hell. Sabi po dito, you have seen hell where the souls of poor sinners go. Sinabihan niya si Lucia na, nakita mo yung impyerno kung saan na, nandoon po yung mga kaluluwa ng mga makasasalanan. To save them, para maligtas sila, God wants to establish devotion to my Immaculate Heart throughout the world. So dapat maging debutado po yung mga tao sa Immaculate Heart ni Mary, mga kaibigan. Now, yung hell na nakikita ni Lucia Santos, ayon ba yun sa Biblia? Hindi. Meron bang impyerno ngayon? Wala, mga kaibigan. At sa milagro na yon, hindi siya basta-basta kasi 5,000 po yung nakakita, mga kaibigan, at na-record po ito sa mga newspaper. Maraming tao yung naka-witness. Ibig sabihin ba, totoo yon? Galing yon sa Diyos? Next month naman, August 13, mga kaibigan, 15,000. So, tumaas mo yung number ng tao na gusto makita yung babae. So, 15,000 ka mga tao ang pumunta sa Cova Daira para makita po yung kumikinang-kinang na babae. At nakita nila doon, mga kapatid, mga kaibigan, na may globo ng liwanag na bigla nilang tumawid po sa kalangitan, galing sa silangan, at dumako po yung globo ng liwanag sa oak tree. At next month naman, September 13, favorite niya talaga yung 13, no? Pwede niyo po itong i-research sa internet. Mas marami po yung naging interesado. At 30,000 na naman po yung mga taong pumunta sa Cova Daira at nakita na naman nila yung globong liwanag na dumapo po doon sa oak tree. At nakita nila this time na merong parang kumikinang na mga snowflakes na nahuhulog po doon sa lupa. At sabi ng babae sa date na yan na, sa susunod na buwan, ako ay babalik para gumawa ng napakalaging milagro. So on the next month, ano po yung next ng September? October. Anong date? 13, 1917, mga kaibigan. 75,000 na tao ang pumunta doon sa Cova Daira para makita yung milagro ng babae. Pagkatapos, kinausap ng babae yung mga bata, yung tatlong bata, itinaas niya lang yung kanyang kamay sa araw para hindi masaktan yung mga mata ng tao. At may mga parang rays ng liwanag, mga kaibigan, na may iba't ibang kulay na nag-reflect po galing sa araw dyan po sa kanyang kamay. Tapos ang araw, mga kaibigan, ay naging parang silver disc at may mga kulay na nag-radiate po galing sa araw. At bigla na lang umikot ng mabilis ang araw, mga kaibigan, at patalon-talon po yung araw. Sa langit, nakita po lahat ng 75,000 na mga tao doon po sa langit. At finally, parang lumapit po yung araw at parang babagsak po siya sa lupa. At yung nangyari, mga kaibigan, akala ng mga tao na mahuhulog or mababagsak po yung araw doon sa kanilang kinalalagyan. At akala nila na katapusan na ng mundo. Kaya yung mga tao, parang hindi po, siguro hindi po siya kapanipaniwala, pero remember na 75,000 na tao yung nakakita sa milagro na yan. At yun po yung picture ng mga tao doon sa Cova Daira. At akala nila nakatapusan na po ng mundo. Kaya nagpray po sila kay Virgin Mary na iligtas sila. At parang namang sinagot ni Virgin Mary yung kanilang panalangin kasi natapos po yung milagro. At parang wala lang nangyari pagkatapos nun. Bumalik po ang araw sa kanyang posisyon. Nawala lang bigla yung babae at biglang natuyo yung kanilang damit ng basang-basa sa ulan dahil sa snowflakes, mga kaibigan. At pati yung baha na 10 centimeters na yung taas ay biglang nawala. Napakalaking milagro, mga kaibigan. 75,000 yung nakakita at naka-experience. Pero sino ba yung gumawa ng milagro na yun? Atin pong pag-aralan yung mga doktrina ni Fatima at ng iba pang pagpapakita ni Maria or Marian apparitions. Kasi meron po talagang naniniwala patungkol dito. First, tingnan po natin yung kanilang doktrina. Meron po silang doktrina na pananalangin at pagbibigay ng handog para sa mga patay. Nag-aalay para sa mga patay. Sabi dito, the Virgin Mary in an apparition, the thunder of justice. So palagi siya nagpapakita, no? Sabi dyan, manalangin kang palagi at gumawa ng sakripisyo para sa mga makakasalanan. Sapagkat maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil walang nagdadasal para sa kanila at gumagawa ng mga handog para sa kanila. So dapat na mag-alay tayo na mga handog sa mga
nandoon po sa impyerno at magbayad sa magsakripisyo sa mga makakasalanan. Mga kaibigan, sino nga yung nagsakripisyo para sa ating kasalanan? Nausapat ba ang kanyang sakripisyo? Kailangan pa ba natin na mag-sacrifice na para marami din tayong maakay sa impyerno? Wala, kasi walang impyerno. At yung sakripisyo po ni Jesus ay sapat po para sa ating lahat. Pero hindi po according sa babaeng to. Sabi naman dyan na ilang ng kanilang mga doktrina, panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sabi na Virgin Mary, in apparition na record po talaga yung kanyang lahat na sinabi, ipanalangin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kaibigan, saan po banda sa Biblia mababasa ang purgatorio? Wala, mga kaibigan. Baliktarin mo man ang Biblia, hindi po makikita ang purgatorio. At ang purgatorio ay inimbento lang po ng Diablo, kasi sabi ni Jesus, ang mga patay ay nasa libingan na naghihintay ng kanilang muling pagkabuhay. Hindi po sila ngayon naglalangoy, nag-swimming doon sa impyerno, mga kaibigan. Another doktrina po nila ay yung pakikipag-usap sa mga patay or communication with the dead. Sabi dyan sa kanilang reference, Elliot Miller and Kenneth R. Samples, The Cult of Virgin. Meron parang kulto yung naniniwala kay Mary, Catholic Mariology and the Apparitions of Mary, page 132-133. Isa pang makakayamot na aspeto sa Medyo Jorge ay na ang ilan sa mga bisyonaryo ay nakakita, nakipag-usap at nahaplos pa ang mga taong namatay na. Sa kaso ni Ivanka, so meron po isang tao dito na tinukoy, niyakap at hinalikan niya ang kanyang namatay na ina sa maraming pagkakataon. Sa isang interview, isinalaysay ni Ivanka ang kanyang pagharap sa kanyang ina na namatay na. Sabi niya, nakita ko ang aking ina 3 beses mula nang siya ay namatay. Paborito kong pagkakataon ay noong huling pagkakataon na kasama siya ng pinagpalang ina, ang Birheng Maria. So pinaka-favorite ni Ivanka na nagpakita yung kanyang mama kasama si Mary, mga kaibigan. Ang aking ina ay lumapit sa akin. Pinalibot niya sa akin ang kanyang kamay at hinalikan niya ako. Sinabi niya, "Oh Ivanka, talagang ipinagmamalaki kita." Na mga kaibigan, sino ang yumakap kay Ivanka? Tapuntin niyo. Ang katulad ito sa gawaing kadiliman ng necromancy, pagkipag-usap sa mapatay, isang gawain na latharang ikinukundi na ng Biblia ang pakipag-usap sa mapatay, mga kaibigan. Ayaw po ng Diyos na gawin natin yan. Kasi ano bang tinuturo ng Diyos patungkol sa kamatayan? Ano bang estado ng Diyos? Sabi sa Job 7:10, siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay ang patay. Sabi naman sa Job 16:22, ako'y papanaw sa daan na hindi ko pagbabalikan. At ano namang sabi sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila'y mga matay, ngunit hindi nalalaman ng patay anumang bagay. Mas matalino pa po tayo sa patay. Huwag po tayong mangonsulta sa patay kasi wala po silang alam, sabi ng Biblia. So kung gayon, sino ang yumakap kay Ivanka? Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo nagsisigawa ng mga tanda. Revelation 16:14, mga kaibigan. At yung po yung dalawang pagsubok natin, dapat ay makapasa po sa pagsubok na yan, kautusan at patotoo. Kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang katotohanan or umaga sa kanila, mga kaibigan. Yun po yung ating pagsubok. At to continue, inamin naman ni Elliot Miller, sabi niya, dahil sa hindi naayon sa Biblia na kalikasan ng mga pagpapakita ni Maria or Marian apparitions, hindi po yun ayon sa Biblia, kung ang kadahilanan ay higit sa kaya ng tao, ang pinag-uusapan natin ay sa demonyo, hindi sa Diyos. So inamin din dyan sa reference, mga kaibigan. Aking naintindihan na ang ganitong pagrarason ay makakasakit sa mga Katoliko kasi talagang maraming debotado or devoted kay Mary. Ganun pa man, ako ay naniniwala na ito ay kinakailangang inferensyang theological. Or, dapat
agree po siya ng Biblia, mga kaibigan. Kaya sa Revelation 18:2, ang dakilang Babylonia ay naging tahanan ng demonyo. Pati din po yung mga lahat na mga iglesia na sinusuway ang kautusan ng Diyos, naging tahanan po ng Diablo. Kaya merong mensahe ang Panginoon po sa atin, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko sa Babylonia, sa lahat ng mga churches na hindi sumusunod sa salita ng Diyos, kasi ayaw po ng Diyos na tayo ay pumunta doon kung saan kumikilos din ang Diablo, mga kaibigan. At sa kautusan, at saka sa patotoo, kung hindi po sila nagsasalita ayon sa Biblia, walang katotohanan po sa kanila. So kung ngayon, sino ang nasa likod ng mga pagpapakita at mga milagro ni Maria? Diablo, mga kaibigan. No? Sa Cebu po, kasi ako po ay taga Cebu, marami po doon mga experiences yung mga devoted kay Mary na doon, umiyak siya ng dugo at maraming mga tao na nagsisihalik sa kanyang sa kanyang image. Pero mga kaibigan, hindi po natin magagawa yan kapag ating pananampalataya ay nakabase po sa Biblia.